Hello guys, welcome to my vlog. At matanda na tayo. Papakita ko lang sa inyo yung mga gamit namin ni Mateo. Actually, gamit namin tong tatlo kasi nag-ready na rin kami para sa amin. So, ngayon kasi 37 weeks and 4 days na si Allen. So, malapit na siya. Actually, pwede na siyang manganak anytime. Parang full term na ni baby. So, ito yung mga gamit namin pala na ni-ready para sa hospital. Hospital. Ayan. So, unang-una, ito, adult diaper. Ayan. Ito yung gamit ko muna. So, so, ako muna, may gamit ako kasi. Gamit ko pa talaga. Hindi ko alam eh. Pero nag-extra na rin ako baka sakaling for emergency lang to. Oh, maliligo rin naman tayo dun, syempre, di natin alam. Ayan. So, meron tayong extra na gamit. Kahit dalawang short lang, tsaka t-shirt. Tapos mga brief. Gamit muna ni baby muna. Pakita natin. Nga pala guys, maleta yung dinala namin para isahang, ano na lang, bit-bet. Pero sa maleta na yan, may kanya-kanyang bag. So, ito ang gamit ni baby. Wait lang. Ayan. Mga eh. Video mo lang. Ito ang gamit ni baby na dala namin. Pinangalanan na rin namin siya para kasi ako yung mag-ano nito eh. Mag-hawak. So, going. Huwag muna going mo. Andito sa labor bag yung ano. Delivery. Ayan. Ito pala, mayroon kaming separate bag para dun sa delivery room. So, labor room, parang ganyan. Ito, tuwalya namin. Ba't may tuwalya tayo dyan? Eh, waterbird eh. Oo nga pala, plano kasi namin ay waterbird. So, ayan, may dalawa kaming tuwalya. Ito pala yung delivery room ni Mateo. So, may label na rin dyan para hindi ako malito kasi ako yung mag-aabot-abot niyan eh. So, actually, usually ito lang yung mga dala niya. Long sleeves, pajama, bonnet, isang lampin, isang diaper, receiving blanket, tsaka swaddle. Ayan. Ayan lang yung mga dala niya. So, ito lang yung ano niya, delivery room set. Ayan. So, after nun, ito pa. Akin yan. Kay Allen. Ano to, B? Mga gamit ko to. Mga gamit niya. Yung mga pang ano niya. Hindi ko alam kung ano yan. Pero kakailanganin mo yan, ha? Siyempre. Sa alcohol. Okay. Tapos, ito pala yung mga extra niya. Ayan. Meron kami pang day one extra. Ayan. For baby. So, ganun pa rin. Long sleeve, pajama, bonnet. Long sleeve. One piece long sleeves. Bakit? Ha? Long sleeves. Long sleeves. One piece, pajama, bonnet, lampin, diaper, receiving blanket, booties, mittens, saka swaddle. Ayan. So, day one extra kami, tapos meron din kami, alam ko may day two to. Wala na. Ah, wala pala. Ayan. Going home, outfit. Oh, meron din. Ayan. Going home. Tapos, papakita ko sa inyo pag umuwi na kami. Tapos, meron kami extras. Ito yung mga short sleeve, long sleeve, yung mga damit niya, no? Na extra. Tig one pair lang yun. Tapos, extra na diaper, tsaka lampin. Nagdala rin kami. Tapos, extra na towel, tsaka blanket, tapos receiving. Changing mat. So, yan. Tapos, ito, yung mga toiletries. Ano ba to? Others to eh. So, ito yung mga sabon. Yung mga gagamitin niya sa unang ano niya, no, ligo. Tapos, diaper. Ito yung mga parang pinangalanan namin kasi, ano eh. Sana ibalik sa amin to.
No? Pero iba, ano? Andun. Oh, andun pa. Tapos, ano pa ba? Ayan, tuwalya. Tapos, ano pa ba meron dyan? Ayan, ito. Disposable na underpants. Tapos, ano? Tissue. Tissue towel. Tapos, face mask. Yun lang. Ayun lang. Toiletries. Toiletries. Mga ganun-ganun lang din. Tapos, ito pala guys, yung ano natin. Grip na inassemble last time. So, ready na rin siya. Kaso, ayusin pa namin yan. Mamaya. Kulang pa ng ano yan eh, ng plancha. Plancha yung pa namin. Tapos ito pala, ano ito, kailangan mo ito? Doon nilagay mo. Ayan, meron pa pala akong papakita sa inyo guys. Yun. Magulo pa. Medyo magulo pa, pero pakita na rin natin. So, yan. Ito yung parang ano niya, ang tawag nito, hindi? Trolley. Yan, bumili kami nito. Ito palanggan na ba yan? Sa panligo. Tapos, itong lagayan ng ano, ng tag nito? Diaper tapunan. Tapos, ito. Ayan, ito yung mga laman ng trolley. So, hindi ko na alam to. Usually, pang ano lang to eh. Mga pang mabilisang kuwaan, no? Ito, mga wipes, diaper. Ayan, wipes. Tapos, yung mga, ito, cotton buds. Ayan. So, ayan. So, dalawa kasi ito, regalo to eh. Sa kay Allen. Ay, hindi ako pala bumili nito. Ito pala yung regalo. Ayan. Kalimutan ko na binibili ko. Ayan. Diyan lang nakalagay lahat yan. Ganyan yung setup namin dyan. Tapos, ready na rin guys ang kanyang tawag nito. Damitan. Ayan. So, ito yung ano niya, dating lalagyan ni Ali ng mga gamit. So, ginamit na rin namin para di masayang. Ayan. Ito yung laman niya. Ito yung bunny niya, oh. Di ba? Mura lang to sa Shopee. Ayan. So, ito yung mga damit niya. Konti pa yan, guys. Kasi yung iba nakikita lang, sobrang dami. Pero yung iba naman daw, hindi daw magagamit. Kaya, hinay lang sa pagbili. Kasi mabilis lumaki daw ang baby. Ayan. So, ito yung mga pang bahay niya. Tapos, ito yung pang alis niya. Pero, puro 0 to 6 months lang yan eh. Ayan. Cute nga yung liit eh. Ayan. Pinicturean ko to ng buo. Pakita ko sa inyo guys yung picture. Tapos, it's a third. Mga lampin. Tapos, ano to, B? Lampin din. Bigay ni Miss Mel. Yan, binigay ng boss niya. Ayan, lampin. Ito ay yung mga swaddle. Tapos, malalaki itong ano eh. Ayan, bigay nila tita. Tapos, wala na. Okay. Ayan. So guys, samahan nyo kami. Hindi ko naman video yung panganak niya. Yung mga ano na lang, mga kung ano man makuhaan ko doon, papakita ko sa inyo. Ayan. So, 37 weeks and 4 days na siya. Lapit na lumabas si baby. Excited na kami guys. But baby Mateo, Sebastian nga pala siya. So, malamang sa ngayon na alam na nila yung pangalan. Ayan. So, meron din kaming ano, ito. Malaking tulong to para mabilis umano bumuka, tapos mabilis din buwaba, mag-open yung cervix niya. Okay, see you guys sa mangyayari. Guys, nagle-labor na yan ha, pero tingnan mo naman, nagpa-plancha pa rin. ulirang ina goes to
Allen. Grabe, oh. Grabe, no? Samantalang yung daddy, oh. What's up? What's up? What's up? So, kumuha po ako ng take it at ano niya, pagkain. Support lang, food support lang tayo. Guys, ready na pala kami. Anytime. So, medyo sumasakit-sakit na rin yung ano niya. Diyan. Parang na-feel niya na yung dysmenorrhea. Ayan. Na-feel niya na yan. Kaya, anytime, ready lang tayo. Pero, feel ko, ano pa naman eh. Di pa naman siya lalabas. Pero, tingnan natin. Check-check lang natin. Ayan. Basta, ready lang tayo. Bababa ko na rin yung mga gamit natin mamaya. Ayan. Yung ni-ready natin kanina. Bababa na natin din. Tsaka, hello guys, dito pala kami ngayon sa CTK at kung saan manganak si Allen. Pero pumunta kasi kami kasi 7 out of 10 na yung pain niya. Tapos yung interval naman ng sakit niya ay 7 minutes yung ano, yung pagitan. So inaantay namin si Doc. Naka-sure. Ito si Allen. Oh. 2 cm pa lang siya, so inaiim muna siya tsaka NST. Ayan. Parang check muna si baby. Tapos malaman pa namin kung papauwiin kami o admit kami. Ayan. Hello guys, dito kami sa bahay. Pinauwi muna kami ni Doc dahil 2 cm pa lang si Allen, pero medyo masakit na yung ano niya, yung contraction. Parang mas intense ngayon. Sana bumaba na talaga si baby. Tapos mag ano na siya, lumabas na siya ngayon. So samahan niyo kami mamaya pag may update. Hello guys, i-admit pala si Allen dito sa CTK. Tapos i-monitor siya ng 24 hours para makita kung may progress pa. Tapos papatulugin muna siya. Sedate muna siya. Kasi wala pa siyang tulog eh. Tapos after 24 hours, kung hindi pa rin siya, kung nawala yung labor, papauwi muna. Pero kung tuloy-tuloy na, ayan, ituloy-tuloy na rin yung admission. So, 24 hours muna tayo dito guys. Ito pala si Allen, lalakad-lakad. Para baba. Nilagyan pala siya ng pampa, no? Pampalambot ng cervix. Ayan. Baka sa aling mga tulong. Ito pala yung tsura ng semi-private sa CTK, guys. Ayan. Okay. Ito, guys. Ayaw pa. Kanil kagabi lang nanonood tayo. So guys, nanganak na pala si Allen at lumabas na si Mateo. Bali pinakyat ako dito. Kasi after nun, after niya manganak, parang pwede na ako malis. Mas medyo doggy-doggy na rin ako din, kaya malis na ako. So ngayon antay natin si Allen tsaka si Mateo. Pa-packet na daw sila. Ayan. So wait natin sila dito. Packet na daw sila. Ito na. Mga lola. Baby, pugi oh, mana sa daddy oh. Ito ang mami. Anana. Hello guys, nakaligo na tayo sa wakas after 3 days. Masap ng tulog oh. Alam, walang problema. Baby, ang tito naman. Ano na ba ako na 8 months sa ano? Kit-kit naman ang baby na yan. Hindi siya iyakin, no? Pag umiyak siya, medyo malakas. Gutom, gutom lang, dedede. Yan.
Makaka-uwi na kami mamaya. So, baby, oh. Tulutulutin natin yung ano. Ayan, dito pala kami sa ano, semi-private sa Christ the King. Dalawa. Ayan, doon ako natulog. Pwede ka matulog doon. Kasi wala pang tao. Ayan. Okay. Tatlo lang kami dito. Nakaligo. May siya sila dito, guys. Sarap ng ano. Ano. May shower. Ayan. Nakatulog na rin tayo kahit pa paano. Unti-unti lang. Pero, ha? Sino ang mga kailangan matulog? Nakalitan tayo, hindi mo ako pinalitan. Hindi, kailangan ko talaga magtodo. Ako, pwede na ako ngayon. Si mama matutulog ngayon. Kasi wala eh. Ilong-ilong ko. Pababa ako, ilong-ilong ko eh. Hindi kayo natulog, ma? Hindi ako makatulog. Si mama kasi naiwan dito. Hindi rin siya nakatulog pala. So, papalitan natin siya ngayon. Pero uwi na rin tayo. Si baby. Si Alin pala, ano, pahinga na kasi. Hindi niya kinaya kahapon. Nag-ano siya, parang nag-blackout. Kasi bigla siyang tumayo. Eh, bawal pa pala yun pagbuntis. Possible pala yun, no? Mag-collapse ka. Kasi yung maraming na anong dugo sa kanya. Na bawas. Tapos kailangan niya taga-humiga. Kailangan mo humiga talaga, no, Bi? Yung dugo papunta sa ano mo. Pero ngayon, nakatulog na siya. O, pagbuntis ka, bawal na. Bawal ka talaga tumayo agad. Lalo na pag... Ito, normal pa to. Ha? Basta kakapanganak mo, kasi may mga tahitay pa yan, tapos ano, maraming nabawas na dugo na wala sa'yo. Tapos, ayan, mayroon palang nilagay sa kanyang, ano, ayan o, dextrose na dalawa. Yung isa pang, dalawa. Baliktad pa eh. Ayan, pang ano ng replace ng dugo na nawala sa kanya. Salt yun eh, no? Basta salt yung sinabi nila eh. Hindi, salt daw eh. Tapos yung oxytocin, ayun yung pang-contract mo. Yan, para mag-tighten, daw, hindi mag-loose yung uterus niya. Ito si baby. Hello, baby Mateo. Yan siya, oh. Sino ba kamukha, guys? Kayo na magsalita. Siyempre, yung mami niya. Pag ano, paglabas pala ni Mateo, guys, sabi ng nurse, kamukha ko daw. Sabi niya, sir, kamukha mo, sir, ah. Sabi ko hindi, kamukha yan eh, ano? Nakita na namin yan sa ano, ultrasound. Kasi magapay mukha eh, kaya kamukha ko eh. Eh, nung umayos na yung mukha, si Alin na yung kamukha. Nung wala na, at least kahit pa ng dalian. Pero singkit siya eh, parang singkit siya. Baka mata, ayun maganda, mata ko, syempre. Hindi, at least diba? Baksa kahit pa paano, meron din akong mukha. Sabihin, hindi ko anak yan. Hindi, yung bias dyan, wala, mahaba yan, pinag-pray namin lagi, di-declare namin lagi sa kanya. Simula, ano pa lang siya, 1 month, 9 months. Sinabi ko, matangkad si Alin eh. Hindi, subok na yun. Matangkad ka eh. Kaya mo lang. Mahaba yan. Matangkad yan. Basta papaglaro natin basketball yan. Ayaw maiwan sa kami. Ayan ah. Kaya kumiyak. Cute-cute oh. Walang problema sa buhay oh. Iiyak ko lang at saka didede eh. Nilonomic siya guys pala. Yung baba niya talaga. Yung pala yung nangyari sa ano. Sa pagkapanganak ni Alin, si baby, naging color, ano? White lang yung dito niya, pero dito pula. Pulang-pula yung dito niya, oh. Pero dito, iba kulay, parang white na blue. Kaya nataranta sila eh. Pinagpapalo nila si baby. Lahat, ginanong nila. Hanggang sa maging pula-pula na iba, ginanong gano'n nila. Tapos, oxygen. In-oxygen na nagat. Pwede yung response. Oh, si, alam ko siya nag-oxygen. Yung anesthesiology. Si Doc, sabi niya, sabi nga ni Doc din. Buti na lang, nandun si... Buti na lang, nandun si Doc. Oh, may anesthesiology tayo.
Ayan. Magaling siya, tsaka grabe support nila dun sa ano, no? Anyway, grabe yung support ng mga staff ni Doc Beb. Lalo na si Doc Beb. Si Doc Beb, tahimik. Pero nag-iisip siya. Nakita ko yun. Titignan niya yung ano ni Allen. Paano niya mailalabas. Tapos yung sabi niya, ayun na, push na. Eh di kalahati na lang. Konti na lang, tapos huminto pa to. Pero tinodo niya, grabe yung mukha ni Allen. Para kang halimaw nun eh. Hindi mo nakikita ko mukha mo eh. Kita ko mukha niya mo, talaga pang halimaw. Hindi, ganun. Yung ano niya, parang gumaganan ko. Tapos yung mata niya, luwang-luwa na. Si Allen, nakita ko. Kaya awang-awa ko, nag-push na rin ako. Nag-push na rin ako nun. Tapos yun yung time na, ano na, lumabas na si baby yung ulo. Hindi. Nakakatawa yung labas ng ulo ni baby. Kasi diba, pagkatodo, parang, tapos humuso na, ganun ako humuso, ganun. Parang may lumabas na, ano, na bara, puk. Parang lumabas yung ulo, pung, tapos gumanong-ganon yung ulo. Gumanong-ganon. Tawa, sa pero doon, na ano na sila, tuwan-tuwa na sila. Parang, ay, salamat. Thank you na sila. Kaya pala hirap na hirap si baby lumabas kasi nakatingala si baby. Ayun daw yung mga cases na malaki ang chance na masiis dahil sa ganung instance, no? Cord coil pa, tas nakangat pa yung ulo. Tas yung ulo pala ng baby pag nilalabas, nagiging parang matulis siya kasi sinisiksik niya yung ano eh. Ire, tsaka ayan, labas-pasok. Ayun nga yung sabi ni Ruth, di ba? Pag isang irihan lang, tas lumabas, bilog na bilog yun. Pero yung kay nangyari kay Aling kasi, nahihigop niya eh. Mga ganun kay. Molding daw tawag nila doon. Pero babalik din naman. Papakita ko sa inyo. Babalik din naman daw yan. Yung iba nga, mas ano pa eh. Deform pa eh. Yung isang ano nga doon, parang alien daw eh. Pero ayos lahat sila ganun siya sabi. Tsaka dito, sabi rin ni mama, normal daw talaga yun, guys. At least, nakatulog na tayo, guys. Mamaya, puyatan ulit. Titigyan natin si Mateo para. Cute yan, eh. Ang cute, eh. Yan. Anong oras kami siya nag-labor ng induced labor is 1:40. Ay, 4 o'clock. Ay, hindi induced eh. Parang epidural yung nilalay sa kanya. Wala naman tayo papadala. Yan. 4 o'clock, dun siya nag-epidural. Tapos, from 4 o'clock hanggang alas 12, di ba, galing siyang 2 cm. Naging 9 cm. Tapos, nung 9 cm, alas 11, ay, hindi. Alas 9, naging 9. Mali pala. Mga 4 o'clock to 9 p.m. Ay, 9 a.m. Ayan. 4 a.m. to 9 a.m. Doon ka na gano'n, babe. Nag 9 c.m. Tapos, ang gano'n yan. Simulayan lang 2 c.m. Ha. Tapos, biglang pagdating ng 9 o'clock hanggang alas 11, 9 c.m. pa din. Ang tagal. Kaya na, ano na. Eh, nung dumating si babe, ng mga alas 11, nag-order na agad, sabi niya, pushing na tayo. Doon kami tuwan-tuwa ni Aling. Kasi, hirap na to. Talaga, totoo pala yan, guys, na sabi-suko ka na nun. Kung alam mo lang, no? Di ba? Suko-suko na sabi niya, ayoko na, last na to. Tapos, di ko na kaya, ayoko na dito. Ang dami niya siya sabi na, Nick. Sabi ko nga sa kanya, huwag kang magsalita negative. Kasi mas lalo ang may stress nun. Pero at least nalabas niya rin, at least na mas masaya. Tapos nakatulog siya nun eh, kasi inepidural pa ulit siya eh. Tapos after nung tulog niya na mahaba, mahaba tulog niya eh, parang 10 to 11, nakulog ka lang. Tapos pag ano nun, tulog niya, yun na yun, pinagpahinga pala siya para sa pushing pa. Yung pushing pa masakit pag yung contraction. Ganun talaga, yung pushing sinasabay yung mga contraction. Guys, so mamaya uwi na tayo. Balita ko kayo kung nangyari ulit. Tsaka kung magkano'y naglasos dito. Ayan. Normal delivery si baby. 3 kilo siya paglabas. 3.05. Ha? Dati 2.6 lang siya. 2.5 eh. Biglang nagkaroon ng 4 kilo. Kung ano mo. Buong-buong baby pala siya. Kasi maliit lang siya ni Alan eh. Buong-buong pala siya. Yung mga
buong buo yung ano, yung chan, poor baby, bata, poor bata, hindi tubig, yan. Ika, Bers. Nabubula. Ito sila. Ano pa? Purse up mo. No. Ha? God. Na. Papatawag sa'yo, tsaka mama. Papa. Mama. Ano si papa, oh. Hmm. Galing ka rin kumanta, ha? Papa. Dito lang, pa.